Chicharong balat ng tao. May mga alitang nagsisimula lang sa maliit at simpleng mga hindi pagkakaunawaan. Pero paano kung ang iyong makaaway ay isa palang lihim na aswang? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapwa ko tagapakinig dito sa Sitio Bangungot. Tawagin niyo na lang po sana ako sa pangalan kong Conan, 29 years old, isang call center agent dito sa Bandang Alabang. Itong kwentong gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ngayon ay narinig ko lang din noon sa isang kakilala. Isa to sa mga kwentong talagang tumatak sa isip ko na ngayon ay gusto ko namang ibahagi rin sa inyo. Tungkol po ito sa isang nakapangingilabot at isa na yata sa karanasan ng dating manghihilot na nagsiservice noon sa nanay ko. Isang karanasang mahirap mang paniwalaan ay talagang nakapagpakilabot noon ng husto sa balahibo ko. Taong 1970, sa isang lugar sa probinsya ng Batangas, nakatira ang isang 19 anyos na dalagang itago na lang natin sa pangalang Lumen. Bata pa lang daw siya, marami na talagang usap-usapan sa kanilang lugar tungkol sa mga di umano ay mga hindi raw normal na nilalang na kasama raw nilang namumuhay sa kanilang medyo may pagkaliblib pa man ding lugar. Walang iba kundi ang mga aswang. Ayon sa matatanda, nang magsimula raw kasing dumami ang mga tao roon na dati naman ay kakaunti lang, nagsimula na rin daw maakit na makisalamuha sa kanila ang mga aswang. Tila ba nainganyo raw ang mga ito dahil na rin sa oportunidad nilang makahanap ng biktima sa pamamagitan ng pagpapanggap na sila ay mga normal lamang ding mga tao. Pero kahit kailan naman ay wala raw silang nakuhang matibay na ebidensya tungkol dito. Maliban na lang sa mga salaysay at kwento-kwentong naririnig nila mula sa mga nakakita na raw ng aswang. Hoy, chicharon! Chicharon kayo dyan! Bagong luto, masarap na pulutan at pwede ring ulam! Nakasilip daw noon si Lumen sa bintana ng kanilang bahay kung saan sa tapat ay nagiinuman ng kanyang tatay Domeng at ang mga kabarkada nitong sina Digo, Ambet at Waldo. Nang eksaktong mapadaan din doon si Aling Ibe, ang tindera ng chicharong baboy na palaging naglalako at naglilibot sa buo nilang barangay noon tuwing gabi. Kilalang mabait ang matandang ito pero dahil na rin siguro sa madalas na pambubuska sa kanya ng mga lasinggero sa lugar namin noon, ay natuto na rin siyang sumagot at makipag-away sa kanila. Uy! Aling Ibay! Abay, tamang-tama ho ang dating nyo ah. Wala pa kaming pulutan dito. Pumarini nga kayo at nang mabawasan agad yung paninda mo. Pero ilista nyo muna ha. At babayaran kita pagbalik ulit ng Maynila. Ipapakain ko lang dito sa mga kainuman ko. At ayaw kong nagugutom tong mga tuwe. Si Waldo ang tumawag sa tindera. Isa sa mga kabarkada ng tatay ni Lumen na hindi naman tubong Batangas pero isa sa mga itinuturing na si Raulo at Barumbado sa kanilang lugar. Gayong dayo lang naman ito. Napatira lang naman daw ito doon dahil sa namayapang tiyahin niya na nagpamana sa kanya ng iniwan itong bahay at lupa na ngayon ay tinutuluyan ni Waldo. Napailing na lang si Aling Ibe. Noon pa man ay mainit na ang dugo niya kay Waldo dahil talaga namang wala itong kakusa-kusa kung magbayad ng utang. Naku, Waldo! Kung uutangan niyo lang din ako'y wag na. Ilalako ko na lang itong aking panindad kailangan ko ng pera bukas eh. Ang
ang laki-laki pa nga ng utang mo sa akin. Hanggang ngayon, hindi ka malaang makaisip na magsulong kahit kaunti. Abay, nakailang balik ka na nga galing Maynila, adiga! Biniyaran mo ba ako? Sus! Ang sabihin mo'y wala ka namang pambayad. Kulang na lang ay hingiin mo sa akin pati ang pangtain mo. Aba, tong lintik na ito, ang dami na kagad sinabi eh. Kung ayaw mo akong pautangin eh, di wag. Hindi yung pinapahiya mo pa ako sa harap ng mga kaibigan ko. Ay bakit? Eh totoo naman yun ah. Hindi gat lagi ka nalaang nangungutang sa akin eh. Hindi ka naman nagbabayad. Magbayad ka kaya muna para pautangin ulit kita. Hindi na, tapos na. Napahiya na ako. Lumayas ka na nga sa harap namin at baka ikaw pagawin ko chicharong. Buisit. Mabilis na nauwi sa pagtatalo ang unay simpleng usapan lang naman daw noon ni Aling Ibe at Waldo. Kaya mabilis na namagitan sina Domeng at isa pa nilang kainuman na si Digo upang awatin ang dalawang nagkakainitang lalaki. Napailing naman ang noon ay nakatanaw lang na si Lumen. Talagang noon pa man ay saksakan na raw ng kayabangan itong si Waldo. Hindi niya talaga ito gustong nakikitang nakikipag-inuman sa tatay niya. Inis na inis siya sa pagmumukha pa lang nitong balbas sarado pati na rin sa amoy nitong napakabaho. Parang laging hindi naliligo. Amoy bulok na hinaluan pa ng anghit. Ngayon laang ako napahiya ng ganito. Lintik talaga ang tinderang yan. Hindi niya kilala ang binabangga niya. Hindi niya alam kung anong kaya kong gawin. Eh, huwag ka namang ganyaan, paray. Relax ka laang. At ako'y magpapaluto na laang sa misis ko ng pupulutanin natin. Hayaan mo na yun si Aling Ibay. At baka mainit lang ang ulo dahil wala pang binta. Isa pa eh, baka nagmamadaling umuwi. Alam mo na, abay uso na naman daw ang mga aswang ngayon ay. Narinig kong usap-usapan ng mga kapitbahay natin dyan sa labas. Baka natatakot lang nagabihin sa daan yun. A ganun ba? Isang ngisi ang noon ay sumilay daw sa labi ni Waldo at kitang-kita yun ni Lumen. Hindi rin nakaligtas sa paningin niyan ang mga mata ni Waldo ay kumislap ng kulay pula. Habang sinusundan nito ng tingin ang noon ay medyo malayo naman ng si Aling Ibe. Akala niya raw noon ay namamalikmata lang siya kaya isinara na lang niya ang bintana nila at nagtungo na lang siya sa kwarto para sana matulog. Ano ba naman yan? Bakit napakabanas naman yata ngayon? Hating gabi na raw ay hindi pa rin dalawin si Lumen ng antok. Kanina pa raw siya nakapikit pero nananatiling gising daw noon ang diwa niya at pabaling-baling siya sa higaan. Nang hindi makatiis ay bumangon siya at nakita niyang nakaupo rin ang nanay niya sa may paanan at nagpapaypay sa kapatid niyang magtatatlong linggo pa lang mula ng ipanganak. Nasa iisang kwarto lang kasi sila natutulog noon pero magkakaiba naman sila ng papag na hinihigaan. Bubuksan daw sana ni Lumen noon ang bintana ng kanilang kwarto para naman pasukin sila ng malamig na simoy ng hangin. Pero nagulat siya nang bigla na lang hablutin ng ina niya ang braso niya. Pagkatapos, bigla raw siyang inabutan nito ng abaniko bago siya nito pabulong na pinagsabihan. Lumen, magpaypay ka na lang muna. Huwag na huwag mong bubuksan ang bintana kung ayaw mong aswangin tong kapatid mo. Lasing pa man din ang tatay mo doon natulog sa salas. Walang magbabantay sa atin ngayon. Aswang ho, nanay? Oo. Hindi mo ba naririnig? May humuhuning ik-ik sa labas. Mahina lang. Ibig sabihin, may aswang sa malapit. Kanina pa nga yan eh. Bago pa matapos ang iniwan ng mga tatay mo at mga kaibigan niya. Nanay ko po! Nagtatakbo raw si Lumen noon papunta sa likod ng kanyang ina at doon siya nagsumiksik dahil sa takot.
Huwag ka nang matakot, Lomen. Nagsaboy na ako ng asin kanina, bago pa pumatak ang alas 5. Pagkatapos ko magpausok ng insenso, nagsabit rin ako ng bawang at luya sa mga bintana at naglagay ako ng walis tambo dun sa may pintuan bago ako nagsarado. Hindi na tayo mapapasok ng aswang. Pero hindi pa rin daw napawi ang takot na nararamdaman ni Lumen ng gabing yun dahil sa isiping may aswang ngang umaali-aligid sa bahay nila. Nakatulog na lang daw siya habang nakatalukbong ng kumot kahit na sobrang alinsangan ng gabing yun. Kinabukasan tanghali na nang magising si Lumen. Nasikatan na siya ng araw sa higaan kaya ginising na siya ng kanyang tatay Domeng dahil magtatanghalian na raw sila. Abay, ano bag ang pinagpupuyatan mo, Lumen? At tinanghali ka na ng gising? Ayan! Lasing ka kasi ng lasing. Hindi mo tuloy alam na dinadalaw na tayo ng aswang dito. Ano kamaw? Aswang? Ay, kaya pala may mga bawang at luyang nakasabit dyan sa may bintana kanina pag gising ko. Inalis ko pa man din at kakoy ang baho ng amuye. Sana'y ginising niyo kagabi at nang mapatay ko na yung aswang na yan. Sus! Paano mo mapapatay? Eh lupay-pay ka na nga dyan sa salas. Naghihilik ka pa! Napakamot na lang daw sa ulo noon si Domeng nang mahimigan ang galit ng asawa. Natatawa naman si Lumen habang pinanonood ang mga magulang nang bigla na lang may kumatok noon sa kanilang pintuan. Pero hindi pa nga raw nila nabubuksan yun, e dumungaw na sa nakabukas nilang bintana si Waldo. Oy, paring Domeng! Tenat, bumarik tayo ulit mamayang gabi. May dadalhin akong masarap na pulutan. Abay, siguradong magugustuhan niyo yaon. Naku, Waldo. Sa susunod na lang ulit ako. At itong asawa ko'y inaaswang daw kagabi eh. Kakapanganak lang kasi. Ako'y magbabantay muna at mamaya baka bumalik pa. Ano ka, Mau? Aswang? Nakaw eh, huwag niyo intindihin yon. At hindi naman niya mag-ina mo ang punterya noon. Sa wari ko'y may tinitiktik ang iba yon. Maniwala ka sa akin. Abay, sige, ikaw rin. Hindi ka makakatikim nung masarap na pulutang hinanda ko. Abay, minsan mo lang matitikman yan sa buhay mo? Abay, ano bag ang pulutan yung sinasabi mo kasi paring Waldo? Ako eh, naiintriga na. Eh, basta. Malalaman mo rin mamaya kapag tayo bumabalik na. Napairap na lang sa kawalan si Lumen sa narinig na pamimilit ni Waldo sa tatay niya na uminom na naman mamayang gabi. Wala na talaga itong idinulot na maganda sa kanila kundi akayin ang tatay niya sa bisyo. Dahil tuloy doon ay lalong nahimutok ang kanyang nanay Emilia, kaya ayun at nauwi pa sa tampuhan ang pagtatalo ng mag-asawa. Hayaan mo na yung ama mo, Lomen. Sigurado akong wala nang pakialam sa atin yan. Ang mabuti pa, magpunta ka doon kinakadurong at sabihin mo, pinapupunta kita. Pahiram ka mo ng buntot pagi para naman kahit papaano may panlaban tayo mamaya kapag umaligid na naman ang aswang. Sinunod ni Lumen ang bili ng ina. Maaga pa lang kahit katirika ng araw ay nagpunta siya sa kilalang albularyo doon sa lugar nila na kung tawagin ay kadurong. Marami kasi itong koleksyon ng mga pangontra sa aswang at iba't ibang klase ng maligno. Kaya madalas ay sa kanya talaga ang takbo ng mga tagaroon sa kanila kapag sila'y nakakaranas ng mga kababalaghan. Yun nga lang. Dahil medyo may katandaan na itong si Kadurong ay nag-uulyanin na at hindi na rin siya kasing galing na tulad ng dati. Ganun pa man, hindi maikakailang marami pa rin itong alam na paraan upang pumatay, kumontra at makapanghuli ng aswang kaya naisipan niyang magtanong sa matanda.
manghuli ka mo ng aswang lumen. Abay, madali lang yon. Ang kailangan mo lang ay mga butil ng bigas at mais. Pati na rin yung lubid na ginagawang sinturon ng mga paray para sa kanyang abito. Unay ganito ang gawin mo. Magsaboy ka ng mga butil ng palay at mais sa bakuran nyo. Mula doon sa inyong hagtanan. Hindi kat may silong ang bahay nyo. Iyon, doon ka magsimula. Hanggang papunta sa likod ng bahay nyo, kung saan pwede kang pumwesto at magtago. Habang hawak-hawak mo yung nakahandang lubid, hindi matatanggihan ng aswang na pulutay ng mga palay na nakakalat dyan sa daan. Dahil yan ang ginagawa nila noong araw, na ang mga tao at aswang ay malaya pang nakakapamuhay ng magkasama. Kaya habang abala sila sa pamumulot noon, doon ay maaari mo na silang hulihin na parang baboy na mo sa pamamagitan ng lubid na igagapos mo sa kanilang bewang para hindi na sila makawala pa. Eh naku, paano naman po kung gusto ko lang silang kontrahin para hindi sila makalapit sa amin? Eh kasi ho, kadurong, hindi pa gumagaling ang tahi ni nanay eh. Magtatatlong linggo pa lang ho kasi mula nung mga anak siya. Marami naman paraan para kontrahin ng aswang inay. Pero isa sa mga alam kong pinakamabisang pantaboy sa kanila ay ang amoy ng sinusunog na goma. Kaya may re-recommend akong magsiga ka na lang ng lumang gulong doon sa inyo bago dumilim. Tapos lagyan mo ng insenso, asin, katas ng kalamansi at bawang na pare-parehong may matatapang na amoy. Ayaw na ayaw kasi yun ng mga aswang dahil matatalas ang pang-amoy nila. Lalo na kung sasamahan mo ito ng palaspas na binendisyonan ng simbahan na kilalang pantaboy din ng masasamang elemento. Naku, marami hong salamat ka, Durong. Ako'y uuwi na ho. Gagawin ko na mga bilin nyo habang maaga pa. At sinatatay po ay balak pa yatang mag-inuman sa labas mamayang gabi. Inaya ho kasi siya ni Waldo kanina. Sino ka mo? Si Waldo? Yung dayong taga Negros Occidental? Opo, Padurong. Bakit ho? Wala naman iya. Sige na, umuwi ka na at nang ikaw ay makapagsiga na, hanggat maaari, tapusin nyo na ang mga gagawin nyo habang maaga pa. At wag na kayong magpaabot ng gabay. Oho, Kadurong. Salamat ho ulit. Ako ho'y tutuloy na. Sige na, Aya. Mag-iingat ka. Dali-daling umuwi si Lumen ng kanilang bahay para gawin ang lahat ng ibinilin sa kanya ni Kadurong. Dala-dala niya noon ang ipinahiram nitong buntot pagi, pati na rin ang lubid na ginagawang sinturon ng pari na agad niya namang idinago noon sa loob ng kanilang kwarto. Muli siyang lumabas ng kanilang bahay na may daladalang kandila at posporo na siya niyang gagamiting pamparingas ng sisigaan niyang lumang gulong. May bitbit din siya noong isang maliit na bayong na may lamang asin, dinikdik na bawang, insenso, kalamansi, pati na rin ang palaspas, ayon na rin sa bilin sa kanya ng matandang albularyo. Aba, Lomen, ano bang gagawin mo sa mga yan? Ay nanay, sabi sa akin ni Kadurong, ganito raw ang gawin ko para hindi raw tayo lapitan ng aswang. Ah, talaga? O siya, tapusin mo na kaagad yan at na makapagsimula na tayong magsaing at magluto ng ulam. Maaga tayong maghapunan ngayon dahil mamaya makikipag-inuman na naman ang tatay mo dyan sa labas. Oho, nanay. At ganun na nga ang ginawa ni Lumen. Pinalagablab niya muna noon ang apoy sa lumang gulong na nakuha niya sa likod bahay bago niya isa-isang inihulog sa siga yung mga sangkap na dala-dala niya kanina. Kumalat ang makapal na usok sa kanilang buong bakuran at tila ba yumakap pa iyon sa kabuuan ng kanilang bahay. Pagkatapos niyang gawin yun ay pumasok naman siya sa loob ng kanilang bahay at pati doon ay nagpausok siya. Sandali niya munang pinalabas ang ina at ang sanggol na kapatid para magawa niya ang kanyang balak. Pagkatapos magpausok ni Lumen, isa-isa naman niyang sinabitan ng bawang at luya ang bawat bintana. Pintuan,
at mga bukas na espasyo sa kanilang bahay upang masigurado niyang hindi sila papasukin ng aswang. Dinagdagan niya pa yun ng mangilan-ngilang matitinik na sanga ng puno ng kalamansi na kilala rin daw na mabisang pantaboy sa kahit na anong uri ng aswang. Uy, parang Waldo, anong ginagawa mo dyan sa labas na bakuran? Umarinig ka na't magsimula na tayong tumagay. Maya-maya ay narinig ni Lumen na tinawag ng tatay niya ang kaibigan nitong si Waldo na noon ay kanina pa pala nakatanaw mula sa labas ng kanilang bakuran. May hawak-hawak itong bayong. Dumukwang pa si Lumen sa isinasara niya na sanang bintana at nakita niyang masama ang pagkakatitig ng lalaki sa kanilang bahay. Nakakunot din ang ilong nito na tila ba bahong-baho siya sa amoy ng usok na bumabalot noon sa kanilang bakuran. Para ba raw pinandidirihan nito ang humakbang lang papalapit sa kanila. Naku pare, hindi na. Abay ang usok naman dyan sa loob ng bakuran niyo eh. Baka mamaya niyan atakihin ako ng sakit kong hika. Tenet kinadigaw at doon na lang tayo bumarik. Ano ka Mau, may hika ka pala. Ngayon ko lang ang nalaman yun ah. O shot, magbibihis lang ako saglit at susunod ako sa inyo. Teka, ano ba kayang daladala mo? Ay, ito yung sinasabi kong pupulutanin natin, pray. Chicharon. Abay, napakasarap nito. Ako mismo ang gumawa nito eh. Chicharon? Ay, walastik ka naman, pray. Akala ko pa na may lechong baboy na yung pulutang sinasabi mo. Ay, chicharon lang din naman pala. Pinatakam mo naman ako masyado eh. Naku pare, tikman mo muna ito bago ka magsalita. Baka mamaya eh kapag natikman mo ito, hahanap-hanapin mo na ang lasa at hindi ka na makakain pa ng luto ng misis mo. Apat kaya habang naman pala na Ray. O sa sigay, dalhin mo na ron ang mahatulan natin yung mamaya. Susunod na lang ako sa inyo pagkatapos namin magapunan. Ay sige, damihan mo na ang kain mo pare. Dahil kapag natikman mo ito, hindi ka na ulit kakain pa ng ibang putahe. Tatawa-tawa pa raw na naglakad palayo si Waldo sa bahay ni na Lumen, habang ang kanya naman daw noong Tatay Doming ay nagsimula ng magbihis para agad na makasunod sa kanyang mga kainuman. Hindi raw alam ni Lumen noon kung bakit ba kahit nasa malayo na ang lalaking si Waldo ay nananatili pa rin siyang nakatitig sa supot na daladala nito, na parabang sa pagtitig ng yun ay may madidiskubri siyang isang kakaibang bagay. Napawi lang daw ang tingin ni Lumen doon nang maya-maya ay makita niyang muli siyang nilingon ni Waldo. Pagkatapos ay kitang-kita niyang nginisian siya nito ng nakakaloko. Hindi sinasadyang naisara na lang tuloy niya ang bintana nila at hindi na pinansin pa ang siraulong kaibigan ng tatay niya. Maaga silang naghapunan ng araw na yun dahil nga wala ang kanyang ama. Siguro'y mag-aalas 6:30 pa lang daw ay nakakulong na silang mag-iina sa loob ng kwarto at nakasarado na lahat ng bintana at pintuan ng bahay nila. Ang inaasahan daw talaga nila noong mangyari ay hating gabi na namang uuwi ang kanyang Tatay Doming. Pero ganun na lang daw ang gulat nila nang wala pa yata itong isang oras na nakakaalis ng bahay ay humahangos na itong bumalik pauwi. Wala anak, ang tatay mo lang yon. Lasing na yata ka agad. Ayun at nagsasara ng pintuan. Oh, ang aga naman yata niyang umuwi. Isang malakas na kalabog ang bigla na lang daw gumising noon sa bago palang di namang nakakaidlip na si Lumen. Agad-agad ay napabalikwastroy sila ng bangon ng kanyang nanay Emilia at sabay pang napasilip sa labas ng kanilang kwarto, na wala namang pintuan at nahaharangan lang ng manipis na kurtina. Doon ay natanawan nila si Doming na parabang nagmamadaling isinasara ang kanilang pintuan. Pilit itong sinusubukang
ikawit yung kawad na nagsisilbi nilang seradura. Pero dahil sa sobrang pangatal ng kamay nito ay hindi nito maitama-tama ang kanyang ginagawa, kaya nagpas siya naglumapit dito ang kanyang ina. Abay, Domeng! Ano bang nangyayari sa'yo at parang hindi ka yata mapakali dyan? Magigising mga bata sa ingay mo eh! Hindi sinagot ni Domeng ang asawa. Parang wala siya sa sariling nagpalingalinga sa paligid at isa-isang binuhat ang mga silya sa kanilang salas at saka nito yun iniharang sa kanilang pintuan. Kaya lalo pang nagtaka ang mag-ina. Bumango na tuloy noon si Emilia sa higaan at sinimulang lapitan si Domeng. Domeng, ano bang nangyayari sa'yo? May kaaway ka ba? May humahabol ba sa'yo? Bakit hinaharangan mo ng mga sili ang pintuan natin? Sunod-sunod na ang tanong ni Emilia sa asawa. Pero hindi pa rin yun sinagot ni Domeng. Hindi siya mapakali. Nangangatal ang buo niyang katawan at nagbubutil-butil pa ang kanyang pawis. Halata rin ang labis na takot sa kanyang mukha nang lingunin niya ang asawa dahil nanlalaki ang kanyang mga mata. Emilia, kunin mo yung itak ko sa kusina. Bilisan mo. Baka mamaya masundan ako rito ni Waldo. Nakasarado naman na lahat ng bintana, di ba? Pati yung pintuan sa kusina. Patawarin sana ako ng Diyos, pero talagang papatayin ko ang hayop na yon. Oras na pasukin niya tayo rito. Ano? Bakit? Nag-away ba kayong dalawa? Eh kani-kanina lang magkasundo kayo ni Waldo ah. Hindi kami nag-away, Emilia. Pero may nadiskubre kami tungkol sa hayop na yon. Ano ba kasi yon? Pinakakaba mo naman ako ng husto, Domeng eh. Emilia, nadiskubre naming hindi pala tao ang walang yung Waldong yon. Aswang. Aswang si Waldo. Ano? Paano mo naman nasigurado yan, Domeng? Diyos ko naman! Kung ano-ano yung sinasabi mo! Maniwala ka sa akin, Emilia. Abay siya mismo ang nagsabi nun sa amin. Pagkatapos kung tikman yung chicharon na ipinarangya niya, kaya naman pala napakasarap ng lasa noon. Sobrang linamnam. Panay pa naman ang puri ko sa kanya kanina, yun pala. Hindi chicharon baboy yun, kundi chicharon ng balat ng tao. Ano? Ayaw pa nga sana namin maniwala kanina ni Digo. Pinagtatawanan pa nga namin siya. Pero bigla na laang niya ipinakita sa amin yung iba pang laman ng bayong niya. Ulo yun. Ulo yun ni Aling Ibe, Emilia. Nakadilat pa nga ang mata. Nakalawit pa ang dila nung ipinakita sa amin. Tapres na ang ilang parte ng balat nito sa muka. Sabi pa sa amin ni Waldo ay masarap daw yun. Lalo na kapag tinitikman na namin yung utak. Bigla na lang daw naduwak si Domeng nang muli na namang naalala kung ano ang kinain niya kanina. Sa harapan mismo ng asawa ay sumuka siya ng sumuka habang si Emilia naman dahil sa sobrang pagkagulat ay hindi agad nakakilos. Parang bigla siyang nablangko hanggang sa pati si Lumen ay bumango na rin noon ng higaan at kinarga ang sanggol na kapatid para lapitan ang mga magulang. Paglapit pa lang ni Lumen sa ama, umalingasaw na sa halos kabuuan ng bahay nila ang napakabahong amoy na parabang pinaghalong kalawang at nabubulok na karne. Hindi na iwasan ni Lumen naman diri sa isinusuka ng tatay niya dahil kulay itim daw ang likidong lumalabas sa bibig nito at pagkatapos ay parang kumukulo-kulo pa. Maya-maya pa habang tinititigan niya ang suka ng kanyang tatay Domeng ay hindi nakaligtas sa paningin ni Lumen ang tila kulay puting mga butil na sumasama sa mga duwak nito. Tinitigang maigi ni Lumen kung ano yun. Medyo mahina kasi ang liwanag na ibinibigay ng nag-iisang garapa sa salas nila. Kaya hindi niya agad yun natukoy. Hanggang sa nagulat na lang siya ng ilang sandali pa ay nalaman niyang mangangipin pala yun ang kanyang tatay na naglalagas
kasabay ng pagsusuka nito. Diyos ko po, Domeng! Ano yan? Bakit ganyan? Naglalagas ang ngipin mo! Hindi ko alam. Ang sakit pa ng gilagid ko. Parang pumuputok. Dali-dali namang tiningnan ni Emilia ang bibig ng asawa para tingnan kung ano na ba ang nangyayari dito. At ganun na lang ang gulat niya nang makita niyang talagang bumubuka nga ang gilagid ni Domeng. Diyos ko po, Domeng! Pinutubuan ka yata ng panibagong mga ngipin! Nanay, ipatingin na natin si tatay kay Kadurong! Halika na! Oo nga, Domeng! Halika na! Baka kung ano na nangyayari sa'yo. Baka mamaya, mahawa ka na kay. Pero bago pa man maituloy ni Emilia ang sasabihin niya ay bigla na lang silang nakarinig ng malalakas na mga pagsipol sa labas ng bahay. Mga sipol uhuning matitinis. Masakit sa tenga ang tunog noon na parabang nagpapahiwatig ng kamatayan. Tumahimik bigla ang mag-aama. Nakiramdam sila sa labas ng kanilang bahay. Hanggang sa naglakas loob na si Emilia na sumilip sa maliit na siwang ng bintana nila. Diyos ko! Nasa labas nga si Waldo. Pero, waring hindi makapasok sa bakuran natin. Bakit kaya? Sumilip na rin noon si Lumen at nakita niyang pagala-gala na nga ang hubot-hubad na si Waldo sa labas ng kanilang bahay. Wala itong suot na kahit na ano sa kanyang katawan pero hindi rin naman nakikita ang kasalanan nito dahil natatakpan pa rin ang makapal at kulot na balahibo ang parting yun. Hindi ito makapasok sa kanilang bakuran kahit na anong pilit nito. Nang subukan nga nitong tumapak doon sa parte ng lupang na sabuyan kanina ni Lumi ng asin, ay parang biglang umusok ang balat nito para yung napaso. Nagpatulong ako kanina kay Kadurong Nay, hindi ba? Siya ang nagsabi sa akin ng mga dapat kong gawin. Buti na lang talaga sinunod ko lahat ng bilin niya. Wala ba siyang nabanggit sa iyo, anak? Kung paano alisin kapag nahawa ka ng aswang? Oh? Bakit ho, Tay? Ano hong? Bigla na lang daw itinaas noon ng tatay niya ang suot nitong t-shirt pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang mga tila makakapal na buhok na nagsisimula na ring tumubo sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Anak, sa palagay ko ay may kung anong inihalo si Waldo doon sa pinakain niyang chicharon ng balat ng tao. Sa tingin ko ay may kung ano siyang itinanim dito sa loob ng katawan ko. May nararamdaman akong gumagalaw sa loob ng sikmura ko, anak. Tapos? Bigla na lang nilingon ni Domeng ang sanggol na karga-karga noon ni Lumen at kitang-kita niya raw nang biglang basain ng ama ang sarili niyang labi na parabang natatakam habang tinititigan ang kanyang kapatid. Lumen, anak, kapag tinitignan ko ang kapatid mo, parang nakakaramdam ako ng biglang matinding gutom. Diyos ko po. Agad na nilukob ng matinding takot ang dibdib ni Lumen dahil sa nakitang kalagayan ng kanyang ama. Dahil doon ay dali-dali niyang iniabot ang sanggol na kapatid sa ina na si Emilia. Pagkatapos ay humahango siyang nagtungo sa kanilang kwarto para kunin ang lubid na ipinahiram sa kanya kanina ni Kadurong. Pasensya na ho kayo, Tay. Hanggat hindi pa ho natin alam kung ano nangyayari sa inyo, kailangan ko muna kayong itali gamit itong sinturong ginagamit ng pari para sa abito. Sabi ho sa akin ni Kadurong, hindi raw kayang kumawala ng aswang sa lubid na to, kaya mabisa itong panghuli sa kanila.
Diyos ko, Lomen! Ano bang pinagsasabi mo? Bakit itatali mo ang tatay mo? Nasisiraan ka na ba? Makinig ka na lang sa anak mo, Emilia. Hindi mo ba nakita? Nagawa niyang protektahan itong bahay natin. Pati kayo ng bunso niyang kapatid dahil nakinig siya sa sinabi ni Kadurong. Huwag ka na mag-alala. Hindi ako ipapahamak na anak mo. Mas delikado kung hindi tayo gagawa ng aksyon. Labagman sa kagustuhan ng kanyang ina ay walang naging ibang pagpipilian si Lumen kundi ang igapos sa silya ang kanyang tatay Domeng upang kahit anuman ang mangyari ngayong gabi, kahit papaano, ay handa sila sa mangyayari. Ang kailangan lang naman nila ay magpaumaga at pagsikat na pagsikat pa lang ng araw ay balak niya nang dalhin ang tatay niya kay Kadurong upang agapan ang kung anumang nangyayari dito kung sakali. Halos wala silang naging tulog ng gabing yun dahil na rin sa kanilang labis na pagbabantay. Mabuti na lang at hindi naman pa lumala ang lagay ng kanyang tatay. Nakaw, yan na nga ba sinasabi ko? Iiling-iling agad na reaksyon ng matandang albularyo nang sa wakas ay masuri niya na ang lagay ni Domeng na ngayon ay hinang-hinana dahil sa walang tigil na pagbaliktad ng kanyang sikmura simula pa kagabi. Noon pa man ay diskumplado na talaga ako sa hinayupak na waldong yan ay wala akong katiwa-tiwala sa itsura ng lalaking yan. Kaya pala mabigat ang loob ko sa anya, aswang pala siya, isang pinaspasan. Tama nga ang hula ko. Noong unang malaman ko palang na tubong Negros Occidental lang si Waldo. Kung hindi lang talaga masamang magpintang ng walang ebidensya, ay matagal ko na kayong sinabihan tungkol sa kanya. Ang mga pinaspasang kasi ay isang uri ng aswang na likas na inggitero at mayabang. Kaya naman may mga nakasanayan silang gawin upang pasakitan ang sinong nais nilang biktimahin. Katulad na laang ng pagpapatikim sa mga ito ng mga putahing alam niyang hindi naman kinakain ng isang normal na tao. Walang iba kundi kapwa-tao rin natin. Meron kasi silang kakayahang gawing baboy o isda ang itsura ng karne ng tao. Paraan nila iyon para makapanloko at magawa nila ang masama nilang balak. Diyos ko po, kaya naman pala parang ganun lang kadali sa kanya na patayin si Aling Ibe. Nagtalo po kasi sila nung isang gabi, Kadurong, at nagbanta sa kanya si Waldo. Pero ang mas inaalala ko po ngayon, paano na ang tatay ko? Tuluyan na ho ba siyang mahawa ng pagkaaswang ni Waldo? Hindi. Huwag kang mag-alala, Lumeng. Dahil hindi naman permanente ang epektong kayang ibigay ng isang pinaspasan sa kanyang biktima. Panandalian lang ito. Kung maagapan at hindi pa siya makakatikim ng laman ng loob ng buhay na tao. Meron akong alam na paraan para matanggal agad ang anumang lasong itinanim niya sa katawan ng ama mo. Ano po yun, Kadurong? Ikuha mo ako ng palaspas, Lumen. Yung nakasabit dyan sa may likod ng pintuan. Kunin mo at ibigay mo sa akin. Dali-dali naman daw noong sumunod si Lumen kay Kadurong. Pero ganun na lang ang gulat niya nang pagkaabot niya dito ng palaspas ay bigla na lang yung inihampas ni Kadurong sa tatay niyang malakas namang napahiyaw sa sakit. Sige Domeng, labanan mo. Arayin mo ang sarili mong katawan. At huwag na huwag kang papayag na kontrolin ka ng isang nilalang na hindi mo naman pinahihintulutan. Dumaing nang dumaing si Domeng pero hindi pa rin tinigilan ng albularyo ang paghampas sa kanya ng palaspas. Bukod pa doon, gamit ang dalawang daliri ay bigla nitong diniinan ang sikmura ng kanyang ama habang bumubulong ng orasyon. Ah.
Bigla na naman daw dumuwak ng pagkarami-raming suka si Domeng pagkatapos ng huling ginawa sa kanya ni Kadurong. At muli ay umalingasaw na naman ang napakabahong amoy ng suka nito. Hindi nga raw alam ni Lumen noon kung mandidiri ba siya o maaawa sa ama, lalo na at namimilipit na ito sa sakit. Hanggang sa maya-maya pa nga ay isang huling malakas na pagduwak ang ginawa nito. At doon ay lumabas din ang hinihintay ni Kadurong. Gumapang mula sa bibig ni Domeng ang isang kulay itim na insekto na mukhang alupihan. Gumagawa ito ng tunog o huni na parang sumisipol, kasabay ng biglang pagbagsak ni Domeng sa sahig ng bahay ng albularyo. Diyos ko po, Domeng! Domeng! Gumising ka! Huwag kang mag-alala, Emilia. Nawalan laang ng malay ang asawa mo dahil masyadong naubos ang lakas niya sa pagsusuka. Mamaya, gigising na rin siya. Iyang alupihang lumabas mula sa bibig niya. Magiging itim na sisiyo yan kung sakaling nakatikim na si Domeng ng buhay na tao. Yan ang tinatawag na mutya ng aswang na siyang magiging dahilan para tuluyan na siyang maging aswang kung sakaling hindi natin ito naagapan agad. Nakahinga ng maluwag ang mag-ina matapos sabihin yun ni Kadurong. Ilang minuto lang yatang nawalan ng malay si Domeng pagkatapos ay nagising din ito kaagad na parabang walang nangyari. Hindi sila magkanda-ugaga noon sa pasasalamat kay Kadurong sa sobrang bilis ng naging panggagamot nito kay Domeng. Pagkatapos noon, umuwi na ulit sila sa kanilang bahay para habang maaga pa ay magawa nilang maglagay ulit ng mga pangontra sa palibot ng kanilang bahay. Eksakto namang inabutan nilang mag-anak sa tapat ng bahay nila ang isa pang kabarkada ni Domeng na si Ambet. Mukhang kanina pa ito naghihintay doon. Balisa ang hitsura. Sa kanilang lahat na magbabarkadang nag-iinuman kagabi ay ito lang ang hindi nakatikim ng chicharong balat ng tao. Dahil huli na ito nang dumating. Ang inabutan niya lang ay nang ipakita na sa kanila ni Waldo ang lamang ulo ng daladala niyang bayong. Pagkatapos dumiretso na raw si Ambet sa presinto at nagsumbong sa mga pulis tungkol sa nangyari. Kaya pala nagpunta si Ambet sa kanila noon ay para ibalitang nadampot na agad ng mga otoridad si Waldo. Yun nga lang. May isa pang problema. Ngayon ay parang nababalino raw si Digo dahil kagabi lang ay naabutan daw ito ng sarili niyang asawa nang umangab-ngab ng buhay na kambing sa tapat ng kanilang bahay. Sinubukan daw itong huliin ng mga bayaw niya pero parang bigla na lang daw itong naging maliksi. Takot na takot tuloy ang mag-ina nito ngayon at ni hindi makalabas ng bahay. Dahil kagabi pa nila nakikita si Digo na pinalilibutan ang kanilang bahay at parabang gustong pasukin ang sarili niyang pamilya. Dalhin natin si Digo kay Kadurong Ambet. Nagkaganon din ako kagabay. Pero naagapan naman agad. Kaya sigurado magagamot din siya ng matanda. Pero paano mga huhulihin si Digo? Hindi nga raw mahuli ng mga bayaw niya. May alam ho kung pwedeng gawin, Tay. Sinabi ni Lumen sa ama kung ano ang paraang itinuro sa kanya ni Kadurong para manghuli ng aswang. Naghanda sila ng isang gatang na bigas pagkatapos ay kinuha ulit ni Lumen yung lubid na ginamit niyang panggapos sa kanyang tatay Domeng kagabi. Pagkatapos nilang magawa ang mga dapat nilang gawin sa sariling bakuran, nagtungo na sila dun sa bahay ni Nadigo na ilang bahay lang din naman ang layo sa kanila. Sinundo na rin nila noon si Kadurong para naman sa oras na mahuli nila si Digo ay dire-diretso na rin itong magamot ng albularyong si Kadurong. Nagsaboy si Lumen ng mga butil ng bigas sa tapat ng bahay ni Nadigo.
Mula dun sa tapat ng pintuan ng mga ito palabas, pagkatapos ay sabay-sabay silang pumasok sa loob ng bahay para doon magabang sa muling pag-uwi ni Digo. Hinintay nilang tuluyan ang lamunin ng dilim ang buong paligid at hindi sila nagsindi ng kahit isa mang garapa upang hindi makahalata ang lalaki. Lumain, anak, aka na yung lubid. Bilis, nakikita ko na si Digo. Kumalabog ng malakas ang dibdib ni Lumen sa sinabi ng ama, kaya nangangatal siya nang iabot dito ang tali. Lalo na nang lumabas na nga ng bahay sina Ambet at Domeng para hulihin si Digo. Dahan-dahan ang lakad nila. Pinilit nilang huwag gumawa ng ingay habang nakikita nilang willing-willing na si Digo sa ginagawa niyang pamumulot ng mga butil ng bigas sa lupa. Sumenya si Domeng. Itinaas niya ang tatlong daliri pagkatapos ay isa-isa niya yung binawasan. Hanggang sa ikatlong bilang ay magkatulong na nga nilang iginapos si Digo gamit ang lubid ng pari. Bigla na lang itong nagpapalag. Sigaw daw ito ng sigaw na akala mo'y baboy nakakatayin. Sobrang lakas daw ni Digo at kung hindi lang ito nakatali ng lubid ay siguradong makakawala ito sa kanila ngayon. Dinala nila si Digo sa loob ng bahay at iyak ng iyak ang asawa nito nang makitang nagsisimula na ngang magbago ang asawa. Nanlilisig na ang mga mata nito. Naglalaway at wala nang ni isa mang ngiping na titira sa kanyang gilagid. Pero tinutubuan na siya ng panibagong mga ngipin dahil ayon niya kay Ambet kanina ay nakatikim na ito ng buhay na hayop kagabi. Hindi na magiging katulad ng ginawa ko sa'yo, Domeng. Ang gagawin ko kay Digaw, mas malala na ang lagay niya. Mas mahihirapan tayong alisin ang sisiyaw na nagsisimula ng mabuhay sa loob ng kanyang katawan. Kung ganun ho, Kadurong, ano hong dapat natin gawin? Itali nyo na mahigpit si Digo sa silang yan. Ambet, Domeng, pagkatapos ay kumuha kayo ng mas mahaba pang lubid. Pagkatapos ay itali naman natin ang kinauupuan ni Digo sa kisame. Kailangan hindi nakalapat ang mga paa niya sa sahig para magawa natin siyang ikutin ng ikutin. Habang nagsasambit ako ng orasyon, kailangan maisuka ni Digo ang itim na sisiyaw na iyon bago pa yung mabuo sa loob ng kanyang katawan. Sinunod ng dalawang lalaki ang bilin ni Kadurong. Parang laruang isinabit nila si Digo sa kisame ng sarili nitong bahay bago nila ito inikot ng inikot hanggang sa halos mapigana ng todo ang lubid. Muling bumilang ng hanggang tatlo si Kadurong bago niya inutusan ang dalawang magbarkada na sa wakas ay bitiwan na at hayaang magpaikot-ikot si Digo kasama ng pinanggagapusan niyang silya. Kasabay noon ay nagsambit din siya ng mga orasyon na tila ba ibinabato niya papunta kay Digo. Namangha pa nga si Lumen dahil sa tuwing gagawin daw yun ni Kadurong ay humihiyaw si Digo na para daw talaga itong nasasaktan ng todo. Hanggang sa maya-maya pa ay sumabog na sa harapan nila ang suka nito. Lahat daw sila ay napaigik ng mga sandaling yun nang makita nilang isinuka ni Digo ang buo-buo pang laman loob ng kambing na kinain niya kagabi. Nagtalsikan daw sa kanilang harapan yung mga piraso ng tila puso, atay at bituka ng hayop, kaya pati sila ay hindi rin maiwasang maduwak dahil sa nakikita. Si Lumen ay nanatiling nakatitig sa ginagamot na lalaki, kaya maya-maya pa ay hindi na rin nakaligtas sa kanyang mga mata nang isang ulo ng ibon ang magsimulang lumabas mula sa lalamunan nito. Kadurong, nakikita ko na ang ulo ng ibon sa lalamunan ni Digo. Kulay itim. Sumisiyap-siyap pa. Tama yan. Sige, Digo, ilabas mo ang halimaw na yan sa katawan mo. Jesus Maria Josep, bumabaliktad na talaga sikmura ko. Hindi ko na kaya.
Napahiyaw na raw noon si Doming at napatakbo sa banyo dahil talagang sukang-suka na siya. Ganun pa man ay lalo pang araw pinilit ni Digo na idwak ang hayop na lumalabas noon mula sa kanyang lalamunan hanggang sa nakita na nga lang ni Lumen na nagsimula ng gumapang mula sa bibig nito ang isang nakapangingilabot na nilalang. Gulat na gulat sila nang makitang hindi buong ibon ang lumabas sa bibig nito kundi isang kakaibang hayop na ang ulo ay ibon habang ang leeg at katawan ay mukhang malaki at matabang alupihang itim na tulad ng nakita nila sa tatay niya. Mapula ang mga mata nito at mahaba ang dila habang ang mga galamay nito ay akala mo karayom sa tuli sa taba. Gumapang ito palabas ng bibig ni Digo pagkatapos ay tumalon papunta sa sahig. Mukhang nagtatangka para itong tumakas kaya naman dali-dali itong niyapakan ni Kadurong. Dahilan para ito ay bigla na lang madurog sa kanilang harapan. Ayon kay Kadurong, ganun daw talaga ang hitsura nito dahil nagsisimula pa lang itong mabuo. At nabubuo lang daw ito sa tuwing papatay ng hayop o tao ang isang taong tinaniman o nahawaan ng pagiging aswang. Buti na lang talaga at parehong naagapan ni Kadurong ang muntik ng pagbabago ni Doming at Digo sa tulong na rin noon ni Lumen. Pero hindi pa doon nang tapos ang lahat tungkol sa kwento ni Waldo. Ilang araw pa lang ang nakakalipas buhat ng mangyari ang lahat ng iyon ay napabalita na agad sa kanilang lugar na nakatakas daw sa kulungan itong si Waldo. Isa sa mga kapo nito preso ang pinatay din nito sa loob. Ginilitan gamit ang sarili niyang kuko. Pagkatapos ay kinain pa raw ni Waldo ang tenga at litid dito sa leeg. Para daw itong gutom na gutom, para itong hindi normal. Kaya naman nagpa siya ang mga pulis na ilipat na lang sana siya ng selda, pero pati sila ay inatake ni Waldo. Isa sa mga pulis daw na nag-a-assist sa kanya noon, ang bigla na lang itong inatake kaya nagkagulo doon sa presinto hanggang sa napilitan na ang isa sa mga pulis doon. Nabarilin siya sa ulo. Plakda raw agad si Waldo sa sahig pagkatapos niyang mabaril. Pero himala na gumagalaw-galaw pa raw ang katawan nito na ikinatakot naman ng mga pulis. Doon nila napag-isip-isip na baka nga hindi normal na tao itong nahuli nilang kriminal. Pati raw kasi ang dugong kumalat noon sa sahig ng presinto nila ay kulay itim at hindi kulay pula. Tapos ay napakasangsang daw ng amoy noon na akala mo ay nanggagaling sa isang bangkay. Kumalat daw ang balitang yon dahil may ilan sa mga pulis na nakasaksi ng mga pangyayari ang nagtanong-tanong sa kanilang lugar kung sino nga ba si Waldo. At nang si Ambet na ang tanungin nila ay hindi dito napigilang isuplong kung ano talaga ang totoong pagkatao ng dati niyang kabarkada. Pero pagkatapos noon, mabilis din namang pinatay ng mga otoridad ang balita tungkol kay Waldo at lahat ng impormasyong kumalat noon sa lugar ni na Lumen tungkol sa kanya ay pinabulaanan na nila. Ibig sabihin hindi nila gusto na may makaalampanan tungkol sa pangyayaring ito kahit na sila na mismo ang nakasaksi ng lahat. Ganun pa man hindi na lang daw nagsalita pa si na Lumen dahil ang mahalaga para sa kanila ng mga panahong yun sa wakas ay wala na si Waldo. Patay na ito at hindi na talaga makapanggugulo pa sa kanila. Ayon kay Aling Lumen, simula raw nang mangyari sa kanila ang karanasang yun ay nagustuhan na raw niya ang magpaturo ng mga bagay-bagay kay Kadurong. Lalo na raw kapag tungkol sa aswang.
Hindi naman siya pinagdamutan ni Kadurong ng mga karunungan ito. Kaya naman bago pa raw ito pumanaw sa mundo ay napakarami na raw nitong naituro sa kanya. Yun ang dahilan kaya nagdesisyon siyang maging manghihilot. Actually, nang mga panahong naikwento sa amin ito ni Aling Lumen noon, ay talagang ilang albularyo na rin ang nilapitan namin dahil sa tingin namin ay inaaswang noon ang nanay kong may sakit. Tanging si Aling Lumen lang ang nakagamot sa kanya at nakapagpalayas sa aswang na tila ba gumagambala din sa amin ng mga panahong yun. Magaling si Aling Lumen. Siguro dahil matagal na rin naman niya itong ginagawa. Kaya lang, medyo matanda na siya nung nagpupunta siya sa amin. Simula nang gumaling ang nanay ko ay hindi na rin bumalik pa sa amin si Aling Lumen para mag-service ng hilot. Siguro hindi na rin niya kaya dahil nga medyo mahina na rin ang kanyang katawan. Naisip ko tuloy kanino naman kaya niya ipapasa ang kanyang kakayahan na natutunan niya pa talaga noon mula kay Kadurong. Kung makikita ko lang sana siya ngayon, gusto ko sanang turuan niya na lang din ako ng ganung kaalaman. Dahil siguradong makakatulong sa akin yon ng malaki. Lalo na't nagdadalang tao na sa unang anak namin, ang asawa ko. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon, mga kasityo. Ako nga po pala ulit si Conan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At dahil gusto nyong magpa-shoutout, eto na po. Shoutout kay Ain Mangumpig, Cielo Humboy. Shoutout din kay Lee and Danica Ivasco, Vivian Balidoy, Taylor Nuevo, Mary Joy Vargas Pantoja. Ganon din kay Jerry Well Pantoja. Shoutout din kay Annalisa Malatbalat, Liza Badon at Clay Ruth Padayugdog. Shoutout din pala kay Desri Salinas at kay Kim Habel. Salamat sa inyong magagandang papuri sa aming channel. Sa mga hindi pa nababanggit, huwag magtampo. Sa susunod, kayo naman, kaya hintay-hintay lang. Sa iba naman, huwag kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para kayo naman ang i-shoutout namin sa susunod. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takipsilim, Sityo Bangungot at Sityo Pangil. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.